So mga ano din, oh, gagawa tayo ng pintuan para diyan sa pump house na 'yan. So payo ko sa inyo mga ano din, oh, paggagawa kayo ng lalot tubular, no. Ang gamit ay gumawa kayo ng patungan. And then ililibil niyo itong portion na 'to. Yan, yan, yan. Tsaka yung nandoon nakalibil dapat 'yan. Di bali yung nandito kahit hindi nakalibil, walang problema 'yan. Ang importante yung nandito. Kasi yung iiwasan natin diyan yung bingkong. Napakarami ko nang nakikitang gumagawa na sa lapad lang sila gumagawa, no. Mas mainam kung gagawa kayo ng patungan, kahit simpleng patungan lang, so ganito, no? Kunting abala lang ito sa trabaho, pero maluwa naman kapag meron tayong patungan, no? Hindi tayo nakayuko, so mas mainam yung pagtatrabaho natin pag patungan tayo. Mga lodi, no? Magkakabit tayo dito ng pintuan at itong mga dowel na to, so ito, ito. Tsaka yung nasa taas, nasa baba, dyan natin ikabit yung ating bisagra na cylindrical, no? At ito yung mahirap kabitan, no? Pagka simento yung pagkakabitan ng cylindrical, no? Mas madali kapag parihong tubular, kasi ang kakabit natin bito dito ay tubular. So ito, gagawin natin ng paraan. So ang bukas natin ay paloob. Paloob kasi yung alanganin yung ano nila, yung bisagra. So pwede din naman palabas. Okay lang, tatama tayo dito. So bago kayo mga lodi magkabit ng bisagra, ay siguraduhin niyo muna na tama yung inyong pagkakagabitan, no, ang inyong diskarte. So ito, gumawa na ako ng model dahil merong semento, no, hindi kagaya ng tubular na pag pinatong mo yung, so hindi kagaya ng parehong tubular na ganito. So dito natin ilalagay yung cylindrical niyan. So ito kasi pader, kaya gumawa tayo ng model para hindi tayo magkamali. So ang ito na kunyari nakasara to. So ang bukas niyan paloob. So ganyan. So, kaya ito yung ginawa natin, ano. So ito hindi na tayo magkakamali dito dahil ito na mismo yung design ng pagkakabit natin ng cylindrical. No? Hindi na tayo magkakamali niyan. So dito, ito nakakabit na ako, no. So ito, itong isa na to ay nakakabit dito. At tapos itong isa, yan, ito pabit-bit to, no, pabit-bit. Dito natin ikakapit yung bakal. So dito, naglagay na ako ng guide. Ito, ito by ito din, na para ma-duplicate natin yung pader. Para hindi tayo dito magkamali, kasi kailangan yung sa cylindrical ay naka-align yan, yung tatlo. Maigi kong dalawa, hindi ganong mahirap, pero kung tatlo yan, apat, kailangan yan lahat nakalinya para hindi maglaban-laban. So pagdating naman dito, pagka cylindrical mga lodi, yung kakabit nyo, so tingnan nyo yung cylindrical, hindi natin yan mahihinang dito. Yan, so kasi oh, pabilog siya, so gamit kayo ng pako. Yan, o kagaya nito. So yan, nahinang natin maigi. Pwede din naman na mag-ano kayo, magsapi kayo dito ng angle bar. So kailangan angle bar nyo ay didos din. Yung magiging problema, makikita ito sa labas, yung sinapi nyo angle bar. So, pangit tingnan. So ganito na lang gagawin nyo. Yan. So dito, ganito ang gagawin din natin. So bali ito yung ihinang natin dito, at itong nasa ilalim ay iyon yung hinang natin sa bakal, para dalawa yung magbibit-bit, isa dito tsaka isa dito, then yung sa ibabaw pinaka lock niya na yon para hindi mahugot pataas. So ito pabit-bit na to. At kung mga lodi magkabit kayo nito, may butas yung cylindrical,
No, ang butas niya kailangan libre sa labas. Para pag naglagay kayo ng langis, kung masikip, pwede nyo malagyan to ng langis. Yun ang purpose ng butas na yan. Okay, kapit na natin to. So, muli, mga Ludino, huwag kayong ipo-full weld kaagad kung hindi kayo sigurado. Pero dito, pinul weld na natin dahil sigurado na tayo, dahil meron na tayong model na ginawa, hindi na tayo magkakamali. At sa cylindrical, huwag na huwag kayong maglalagay dito sa loob dito. Dahil hindi nyo yan mabubuksan yung pintuan. Dahil tatama to sa kanto, sa pader o sa tubular din. Tatama to. So kung maglalagay kayo rito, at least makuha nyo yung kalahati nito. So dito, kailangan 1 inches yung layo sa pagkakabitan nyo para pagpihit niya hindi tatama itong kanto. So ito na mga Ludino, naikabit na natin yung pintuan natin. At kung napapansin nyo, pantay na pantay. Magandang pagkakalapat. So kahit dito sa gilid, no? Flat na flat yung pintuan. So ganun mga Ludino, kapag gagawa kayo ng pintuan at magkakabit, no, huwag bara-bara. Kasi pag nagkamali kayo sa materialis ay tapos na. No? Materialis pa lang eh, pagka pinabayad sa inyo at mali yung gawa nyo ay sarip na magkaroon kayo ng kita ay baka malugi pa kayo. So, ito yung sinasabi ko na kapag kayo pader yung paglalagyan natin, so gagawa kayo muna ng model para hindi kayo malito kagaya ng ginawa natin, no. Gawa muna tayo ng model ng bisagra para sa ganun ay hindi tayo sumablay sa ginagawa natin. So kung napapansin nyo, ito na, oh. Yan lang ang isang 12mm lang yan. 12mm din yung nasa baba, yung pinagkabitan itong cylindrical. Sa kabila, ganun. Sa taas din, ganun din. So, bali, itong dalawa na to, ito, saka yung nasa baba, yun yung nagbibit-bit ng bigat. At din yung taas ay lock lamang yun para hindi mahugot pataas. No? So, yung nagbibit-bit ng bigat yan, ito lang, yung dalawa. So, pwede naman, kung gagawa kayo, pwede yung ibabaw saka baba. At yung gitna na lang yung pinakalak nyo. Pero sa kaso nito, no, hindi kasi maganda yung pagkakagawa ng pagkakabit ng abang sa taas. Kaya pinahuli natin na ikinabit yun. Para naman hindi tayo mahirapan. So, ito natin mga Ludi. No. So, ayan. Wala, kahirap-hirap. So, naisasagad natin, ano? Sasagad yung pagpas natin. So, ganun sa mga Ludino, sa mga pintuan at tubular at cylindrical yung gamit nyo. One side lang ang pwedeng buksan. So, pagkadating dito ay hindi na tayo pwedeng bumukas nyo kasi bangga na dun sa gilid. So, bangga na. So, one side lang. So, pwede namang magkabilaan sa gitna ang lagay nyo ng cylindrical. Pero, ang siwang nandito ay malaki. Malaki yung siwang para dito sa kanto na hindi tumama sa pader. So, pag binuksan natin, ito yung, ayan yung cylindrical. So, nasa full weld yun. Then, pag binukas natin, ay sinara natin, hindi na makikita yan. So, ito, nakaplat na ngayon yan. Okay. So yung taas ay lalagyan pa nila ng semento yan dahil yung nasa plano natin ay 2 meters lang, no. So mga Ludino, pakita ko lang sa inyo yung ginawa kong lock dito sa pintuan na to. So, ito yung barrel bolt niya, no, kakaiba. So ito, 1x1 na tubular, then nilagyan ko lang ng
tubo ito, ganito biniyak lang para may pasok dito para hindi naman siya kumalog. So ganyan lang yung diskarte natin. Pero dito sa labas, no. So hindi kasi natin pwedeng ilagay yung itong lock natin dito kasi kung mapapansin niyo. Ito. Naka-lock siya dito. So hindi tayo pwedeng maglagay dito dahil matatanggal din. Kaya itong barrel bolt natin ay sa loob natin inilagay. No, same principle pa rin. Sa loob na lang siya. So, may lock din siya dito. So, ganun lang siya kasimple, Melody. Hindi na natin ginawang komplikado yung kanyang lock, kanyang barrel bolt. Yun.